Ipinagtanggol ni Vice President Jeju Marbinay ang pagsasampa niya ng asunto laban sa mga personalidad na di manoy naninira sa kanya. My report si Rafi Tima. Dumalo si Vice President Jeju Marbinay sa book launching ni dating Pangulong Fidel Ramos. Tinanong siya tungkol sa isinampa niyang asunto para sa 200 milyong pisong danyos laban sa mga umanoy naninira sa kanya. Napuno na raw kasi siya. Sobra na eh. Sige po. Sa kanyang demanda, sinabi ni Binay na sadya raw siyang tinitira upang masira ang kanyang tsansang mahalal na pangulo. Gayunpaman, ayon sa kanyang tagapagsalita, nais pa rin daw ni Binay na maging unifying president. Kahit na daw sa dati niyang nakabanggang partido lakas ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Walang permanenteng kalaban, walang permanenteng kaaway. Ang permanente lang nananatili ay ang interes para sa taong bayan. Meron din daw kinakausap na ibang grupo ang una. In politics, it's always dapat additional. Hindi subtraction. May mga miyembro ang NPC, may miyembro ang Nationalista Party, and even the Lakas, no? Talagang loyal at committed na ng patago kay Vice President. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-usap ng una sa iba't ibang personalidad at partido at marami na raw ang pasikretong nag-commit kay VP Binay pero hindi muna lumalantad at baka habulin sila ng administrasyon. Si dating Congressman Danilo Suarez, co-chair ng Lakas, ilang beses nang nakitang kasama ni Binay sa mga pag-iikot. Marami raw ang taga-Lakas na gustong sumuporta kay Binay pero hindi naman daw lahat. Ang Lakas, wala pa talagang official position. A good number of Lakas is already joining the campaign sorties of the Vice President. Bagamat hindi nila itinatanggi na wala talaga silang ibang pupuntahan, marami raw pagkakapareho sa prinsipyo at paniniwala ang una at Lakas, kaya marami sa kanilang mga membro ang umaanib na sa una. Rafi Tima, GMA News.